Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, hindi naman na sikreto sa lahat na ako ay kinasuhan ni Raffy Tulfo ng libel, di ba? Tapos mga kabatas natin, yung kaso niya ng libel na yon ay nag-ugat doon sa pag-call out ko sa kanya dahil sa pag-death wish niya sa mga tao. Yun yung sinabi niya, mga tao daw yung dine-death wish niya, hindi naman daw iisang tao na ako lang. Okay? Yun yung sinabi niya sa kanyang affidavit, mga kabatas natin. Linabas yan ni Melo Yap mismo, yung buong affidavit niya dyan. Nakita niyo naman yung sinabi niya doon na nag-death wish naman daw sa maraming tao at hindi lang sa akin. Ngayon, mga kabatas natin, no? Tulad ng sinabi ko rin kanina, no, malamang yung dahil sa pagpuna o pag-criticize sa isang public servant, malamang ako yung pinakamaraming kaso dahil doon. 40 plus na nga, mga kabats natin. And tulad nga ng sinabi ko, ang aim ko din dyan, eh ako rin yung pinakamaraming madismiss na kaso in relation to that. Diba? Kasi this is just about Raffy Tulfo and me. 40 plus cases because of Raffy Tulfo and me. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, tignan natin itong mga sinabi ni Attorney Glenn Chong. Siyempre, attorney din ako. Attorney din siya. Sa tingin ko lang ha, in my opinion, yung mga paratang na ginawa niya dito kay Bongbong Marcos, ang layo ng pagitan ng criticisms na ginawa ko kay Raffy Tulfo. Diba? Ang layo. Umamin pa nga na ng death wish. Umamin naman siya. Linabas ni Melo Yap yun. Diba? Ngayon, mga kabatas natin, pakinggan natin ito, mga paratang niya kay Bongbong Marcos. Sa tingin nyo ba, kakasuhan ni Bongbong Marcos ito? Yun ang question ko. Sagutin natin yan sa dulo. Pagkatapos natin, marinig yung mga paratang niya dito. Sandra, ladies and gentlemen, I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Marcos, kung may hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanimopola mo ang election system noong 2022. Okay, so sinasabi niya dito, nandaya si Marcos noong 2022. Minanipula niya yung election. Ngayon, for the sake of brainstorming, pag sa tingin nyo, mga kabatas natin, ang sinabihan niya dyan ay si Raffy Tulfo. Sinabi niya, Raffy Tulfo, hindi ka nanalo. Minanipula mo yung eleksyon noong 2022. Kaso o hindi kaso? Yun ang tanong. Sunod. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Wala. Dapat bobo ka ang bulaklak. Tuloy na. Wala kang hiya. Wala kang hiya. Ulitin ko, Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang smart. Kasali na yung asawa niya. Kung si Raffy Tulfo, pinagbintangan mo ng ganyan, GG ka. Sa tingin mo, makakasuhan ka o hindi? Automatic election system at nandun ako nung inamin ng asawa mo na magmi-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Pero yun lang ang ano niya eh. Nandun ako nung sinabi ng asawa mo na magmi-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. So, meeting lang naman yun eh. Kung nakipag-meeting ba siya, ibig sabihin na manipula na yung eleksyon?
Di ba? Di ba katropa nila dati itong mga to? Guys, I will take you to a journey na dinaanan ko nung mula ako naging congressman. Just quickly lang. Bago pa lang akong naging abogado noon. Okay. Kwentuhan tayo. Kwentuhan tayo, mga kabatis natin. Nung pinatay po ng nakaupong gobernador, congressman, mayor, ang kanilang kalaban doon sa isla namin. Nakaupong gobernador, congressman, tsaka mayor, yung kalaban nila. So tatlo ang pinatay. At least tatlo, di ba? Ang pinatay. Wala pong lumaban para sa kanya, si Glenn Chong lang. Wow! Bayani pala siya. Hay buhat. Hay buhay dapat 'yun. Hay buhat. Bangko ay hindi buhay. Hay buhay. Nga naman oh. Hay buhat. Bangko. Ah, sige, sige, magbigyan natin. You are a hero. Panyero, you are a hero. Kaya po, wait, tapusin muna natin yung storya. Oo nga, tapusin yung storya. Masyado naman kayong scripted. Ay, hindi, hindi sila scripted. Kayo naman. Tuwang-tuwa lang sila. Nag-cheer agad sila. Kayo naman. Anong scripted? Ay, buhat. Kaya po nung tumakbo po ako, ang palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan, nasa inyong mga kamay, ang kapangyarihang mabago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Na kay Raffy Tulfo. Joke lang. Joke lang! Bakit Raffy Tulfo na naman sasabihin ni... Eh, kinasuhan ako eh. Paano ko siya makakalimutan? He's a memorable person to me. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, alam nyo, nung nag-eleksyon, ang dami nilang pera. Wala akong pera. Ang binigay ko, sulat doon sa sample ballot ko. Sinabi ko sa aking mga kababayan, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na sa tiwalang ibibigay nyo sa akin bukas sa araw ng eleksyon. The next day, I won. Ang... Pero... Di ba tropa kayo? Kalaban daw siya ng Smartmatic pero nanalo. Iniisip ko ngayon, antag ko kung matatalo siya eh, pero nanalo naman pala siya. Ang ibig sabihin mga kababayan, may kapasidad ang taong bayan pumili ng tamang leader. Kaso lang. Bakit ba? Tanong ko lang. Tanong ko lang. Question. Point of order. Point of inquiry lang. Point of inquiry. Bakit nung ginamit yung Smartmatic kay Bongbong Marcos na manipula, yung ginamit yung Smartmatic sa'yo, gumana na maayos. May umutot pa. Tingnan nyo. Mili ng tamang leader.
Wait. Kaso lang. Wait. Pinag-wait niya. Yun yung parang tumutupas. Bakit magwawala na kayo dun eh. Sabi ni Ricole, false in one thing, false in everything. Eh, hindi na gumagana yan. Dati, ginagamit yan sa mga korte. Falsos in unos, falsos in omnibus. Yan yung parang Latin yata yun. Latin, ano niya, maxim niya. Ginagamit yan. It doesn't work like that. Dali lang, kalma. Kalma. Ang dumating si Smartmatic at nagurgur ako. Kaya noon, Smartmatic. Wait. Kaso lang, dumating si Smartmatic at nagurgur ako. Ah, nung meron ng Smartmatic, hindi na siya nananalo. We judge too soon. Nagurgur na siya. Pero sa lahat naman ng mga natatalo, sa tingin ko, yan yung sasabihin nila eh. Sa tingin nyo ba, ito na lang. Magandang ano rin ito. Point of discussion. Ngayon, kung hindi mapagkakatiwalaan yung Smartmatic, ibig sabihin ba si Sara Duterte mali din yung pagkapanalo? Eh di ba katropa nyo yun? Nakita ko yung mga banners dyan, protect Sara Duterte, sabi rin. Di ba? So, nadaya rin. Sino ba kalaban ni Sara Duterte sa Vice President? Nadaya rin yun. Lahat sila. Sabi ni End User Testing, nadaya siya, natalo eh. Di ba? Kaya noon, naging kalaban ko si Smartmatic sa loob ng 14 na taon. Mula 2010 hanggang 2024, hanggang si Smartmatic ang nagurgur na disqualify, di ba? Okay. Kailan ba sila nag-away nito? Sino bang sinuportahan niya noon? Si Bongbong Marcos sinuportahan niya, di ba? Kailan ba yun? 2018? Kasi ang akusasyon sa kanya, kaya siya hindi ano... Ito. Hindi ba kalya, hindi niya ba kalyado yan? Uniteam siya, di ba? Bumaliktad lang. Kasi tignan nyo dito. Look at the voting pa lang ha. Yung decision naman po sa Presidential Electoral Tribunal, malinaw naman po na that round really went for Bongbong Marcos. Mm-hmm. Yun. That's enigmatic to me kasi ang pinapalabas sa media, nakalamang si Robredo. Ano, please. Mali po yun. Oh. Kasi if you look at the voting pa lang, the voting is 11-2. That's right. Now, 11 is in favor of the resolution na, pakomentaryuhin mo muna itong supporter yan dati. Hindi nabigyan ng posisyon. Yun nga ang sabi sa kanya eh. Dinaya si Marcos. Sumigaw siya. Dinaya ako. Ako ang pinaharap nila sa mainstream at foreign media.
para i-explain kung paano dinaya si Mark. Kaya mula noon... Umutot na noon. Kaya mula noon, nagtrabaho ako sa kanila. Nagboluntaryo po ako sa kanila sa loob ng 6 taon. Walang bayad kahit piso. Walang bayad ha, kahit piso. Tinatawag kami, nagpapakain sa kanilang bahay, alauna ng umaga na ako nakaka-uwi. Pero walang bayad lahat yun. Noong 2018, nagtistigo ako sa court, sa Senado. Tuloy natin dyan, mga kabatis natin. Pero, alam nyo kasi, ang nakikita ko, naniningil ba siya? Naniningil ba siya? Sabi ni Dan, nag-volunteer kayo, malamang walang bayad. Utang na loob. Lahat ng hindi nabigyan ng posisyon, bumalentong. Diyan mo makikita ang mga ugali ng mga tao. Yun lang mga kabatas natin. Ano ho? Kapag voluntaryo ka palang gumawa nun, walang bayad ni piso, kasi nga voluntaryo, sabi mo, bakit ka maniningil ngayon? Ayun lang, maraming salamat mga bes natin. Siguro ituloy natin yan, mahaba-haba pa. No? Matulog po tayo na may imbing dahil alam natin na yung natutulog na may imbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.